So what's good boys, my name is Sean. Welcome to another video. Boys, welcome na naman sa isang video. So today boy, yung topic natin is tungkol na naman sa pagpapapayat boy. Okay, so yan na naman yung magiging topic natin. Kasi ayan, may nag-comment na nabahala ako dito sa channel natin boy. Okay, pero bago natin simulan yung topic, syempre boy, hingin ko muna yung suporta nyo by tapping that like button. Okay, it helps the channel grow more. So maraming salamat boys. Proceed na tayo sa topic ng video. Let's go. Basic. Okay boys, so may nag-comment dun sa nakaraang video natin na medyo nakakaano bahala din boy. Okay, tsaka kasi gusto ko rin matuto yung mga tao boy. Okay, yung mga nakakapanood, yung mga bagong napapadpad dito sa channel. Kasi boy, marami pa talagang hindi marunong dito sa fitness or sa pagpapapayat in general boy. Okay, kung ang approach natin is pagpapapayat, ayan, ito yung comment niya, babasahin ko sa inyo boy. Sabi niya, nice advice dun sa video boy. Tapos, gagawin ko no eat sa gabi, okay? Am I right or wrong? Sabi niya, okay? In terms of pagpapapayat, no eat sa gabi daw yung gagawin niya boy. Hindi niya kasalanan na ganun yung ano boy, yung alam niya. Kasi pagbata tayo or petcha, pag wala tayong alam, ignorante tayo sa mga bagay-bagay boy. Okay, yung mga alam natin is yung mga basic knowledge na galing pa sa mga ninuno natin boy or sa mga matatanda boy, na kapag magpapapayat ka is kailangan mo hindi na kumain sa gabi boy. O sabi nila, kain ka lang marami sa umaga, sa hapon konti, tas sa gabi completely wala na, o sa gabi tinapay lang, or sa gabi bawal na talaga. Dapat before 6 PM huwag ka nang kakain boy. Okay, 6 PM na isagad mo. Parang ganun yung sasabihin nila kapag magpapapayat ka. Yun yung mga turo ng mga taong nauna. Okay boy. Tapos yung iba may turo din, babawasan mo lang yung kain mo, gawin mo na lang tinapay, or babawasan mo yung kanin mo, gawin mo tinapay, diba? So yung mga turo ng mga tao na hindi masyadong alam, na-adapt din ng mga tao. Okay, so kumakalat yung balita, kumakalat yung chismis. Kaya madaming tao na yun talaga yung alam nila. Kapag gusto mong pumayat, babawasan mo lang yung kanin, or hindi ka nakakain sa gabi, diba? Sa Pilipinas, usong-uso yan boy. Kaya nga gumagawa tayo ng mga videos para makatulong na maka-educate sa mga tao. So ngayon boy, ang topic natin is pag gusto mo magpapayat, hindi ka kakain ng kanin or hindi ka nakakain sa gabi boy. Hindi, okay? In order for us or for you to achieve our weight loss journey or our weight loss is kailangan natin maging aware sa calories na kinakain natin boy. Okay, calories, napaka basic. Ito na yung pinaka ano boy, pinaka general explanation sa inyo boy. Kasi kailangan nating maging aware sa mga pagkain na kinakain natin. Alam naman natin na ang pagkain is equals to calories. Calories is equals to energy. The energy that the body uses boy, okay? So ngayon, kasi syempre, wala nga tayong alam sa calories-calories na yan. Nagiging ignorante tayo boy. Yung mga gusto nating kainin, yung mga masasarap, lagi nating kinakain boy. Yung mga masasarap na yon is syempre, mataas sa calories yan dahil madaming abubot or kung ano-anong nilalagay dyan. Lalong-lalo sa mga matatamis boy, tsaka sa mga fatty foods, okay? Kaya doon, pag kumakain tayo madalas ng ganun, tumataba tayo. Aware naman tayo doon boy, okay? Yung mga matatamis, rich in carbohydrates yan. Yung mga matataba, rich in fat, syempre. So, kailangan nating maging aware sa calories na kinakain natin boy, okay? Hindi naman necessary na kailangan yung mag-track ng calories and macronutrients boy, okay? Kailangan lang nating maging aware sa diet na ginagawa natin. So, pwede bawasan natin yung pag-cheat, okay? Mas mag-focus tayo sa home-cooked meals. Hindi yung order ka lang sa mga food delivery applications, boy, kasi tamad ka. Focus tayo sa mas lutong bahay, ganun lang. Kasi pag lutong bahay, alam mo kung ano yung mga nalagay na recado, boy. Hindi kapag o-order ka sa fast food or any restaurant, boy, di ba? So, hindi mo alam kung ano yung mga nilalagay nilang ingredients, so delikado yun sa calories, boy, okay? So, in order for us to achieve the weight loss, okay?
kailangan lang natin maging aware sa calories. Syempre boy, kapag aware ka na sa calories mo, automatically mapupunta ka sa calorie deficit. Yan na yung pinaka-standard boy para makapag-lose ka ng weight. Kailangan mong mapunta sa calorie deficit. Hindi yung may mga pinopromote na kape or whatever na pampapayat boy, okay? Ang unang-una kasi, calorie management muna boy. Again, hindi mo kailangan mag-track ng calories and macronutrients boy. Hindi ka naman bodybuilder or hindi ka naman kamukha namin na addict sa fitness boy. Kasi kami, addict na kami dito kaya nagtatrack kami ng calories and macronutrients. Kung napapanood nyo yung ibang videos ko na pinapakita ko sa inyo kung ano yung kinakain ko, tas may grams-grams pa boy, okay? Hindi naman necessary na kailangan nyo akong gayahin or kailangan nyo kaming gayahin. Kung gusto nyo magpaganda ng katawan, kung gusto nyo maging aesthetic, okay? Okay, gayahin nyo kami. Pero kung gusto nyo lang mag-achieve ng weight loss, fat loss, okay? Kailangan nyo maging aware sa calories na kinakain nyo. Siguro, bawasan nyo. Siguro twice a month na lang kayo kakain ng masasarap. Twice a month na lang kayo kakain ng cheat days, okay? Tapos bawasan nyo yung portions ng mga kinakain nyo. Kung dati nakaka 4 cups of rice kayo sa isang upuan, gawin yung 2 cups boy, okay? Kapag nasanay ka na sa 2 cups tapos hindi ka na pumapayat, gawin mong 1 cup. Kasi boy, kapag binabawasan mo yung kinakain mo, automatically, again, mapupunta ka sa calorie deficit. Hindi mo kailangan, hindi ka nakakain sa gabi boy, tapos pagpatak ng alas 3 ng madaling araw, magluluto ka ng pansit canton mo boy, tsaka tinapay, di ba? So, parang niloloko mo yung sarili mo pag ganun, di ba? Dati, naranasan ko yan boy. Sinabi kasi nila, okay, ignorante din ako dati or hindi ako nakikinig sa mga turo ng iba na matatalino. So, hindi ako kakain sa gabi, tapos boy, pag madaling araw, sakit ng tiyan ko, sobrang gutom ako. So, ang gagawin ko sa madaling araw, mag-binge eat ako boy. So, lalo lang napapalala yung fat loss journey ko or yung weight loss journey ko boy. Lalo lang ako tumataba nun. So, kung hindi nyo pa kasi alam boy, obese ako dati boy or extremely overweight ako dati. Kaya, ayan boy, tinuturo ko sa inyo yung mga basic, hindi yung papahirapan nyo yung sarili nyo. Ayoko na maranasan nyo yung mga naranasan ko nung wala pa talaga akong alam dito sa fitness, okay? Tapos tip ko rin sa inyo boy, okay? Eat protein rich foods, okay? Bakit eat protein rich foods? Yung protein na macronutrient kasi boy, okay? Solid yan kasi boy, napaka satiating yan or nakakabusog yung protein, napaka filling ng protein in comparison to carbohydrates and fats, okay? Tapos tip din, eat vegetables boy, okay? Mataas yan sa fiber, yung fiber satiating din or filling din. Combo mo yung protein and fiber, tapos konting starch or carbohydrates, and then fats. Ikaw, bahala ka na kung ano yung fat source mo boy, madami namang fat source dyan. Hindi nyo kailangan din i-eliminate yung fat boy, okay? Isa din meat busting dito. Yung itlog boy, hindi masama yung dilaw, okay? Kain kayo ng dilaw, hindi masama yun. Di ka maa-atake sa puso boy, basta nag-exercise ka. And ayun, sana may natututo sa mga videos natin at may mga naaabot silang ibang tao na ignorante pa din boy, okay? So kung naabot ka na itong video na to, tapos hindi mo pa din ako pinaniwalaan, naniwala ka pa din sa no rice diet, tapos ayun, mga no eat sa gabi, bahala ka na boy, okay? Ako, ito, tinuturo ko na sa inyo yung mga ano, dapat nyong matutunan boy, okay? So sana, natuto kayo. Maraming salamat sa pananood boy. Hanggang dito na lang tayo. Like, subscribe for coaching inquiries. Email nyo ako dun sa pinned comment. Maraming salamat sa inyo boys. Let's go! Basic. You got it all. Your body to your smile wants you to my own. And I just had to let you know.